sorry. Hindi, si nanay kasi napansin ko rin, naalala ko yung best friend ko, shout out kay Nicole. Ayan na. Hindi kasi magkukwento, akala nila lagi ako nagjo-joke. So this is medyo seryoso kasi si Nicole, best friend ko yon. At before pandemic struck. Wow. Struck? Ang arte-arte doon. Hindi, nagkaroon kami ng bonding nung friend ko, si Nicole. Pero buhay pa siya. Umakyat kami ng Baguio para mag-ghost hunting. Wow, okay. Sa isang abandoned house. Tapos yung caretaker, kamukha niyo po. Totoo. Tapos nagbayad, kasi may bayad. Okay. Kasi mag-ghost hunting kami. Tapos magkasawa silang caretaker. Tapos sinabi sa amin, oh, eto yung mga ganyan-ganyan. Pero hindi niyo pwedeng pasukin o pakialaman yung isang kwarto na yan. Wow. So dahil kami lang na doon ni Nicole, nakikiramdam lang kami. Tapos si Nicole kasi, medyo pakialamero yun. So may isang pintuan na wala siyang doorknob, pero may butas siyang ganito kaliit. Tapos ang dumaan kami, parang may ano, may boses na... kinikilabutan ako, my God. Dose. Nakakatakot yun. Oo, oh, dose. Kasi mag-aalas 12 na ng gabi yung 12. Tapos si Nicole, sisilipin niya. Huwag niyo sisilipin niya, delikado. Hanggang sa maya-maya, umalis yung caretaker. Ayan na. Si bakla, gusto ano, gusto silipin ulit. Nakita naman siya ng asawa. Huwag kayong matigas ang ulo. Hanggang pauwi na, pabalik na kami, yung narinig na naman namin Kuya Lu yung 12. Sabi ni Nicole, te, baka may nangangailangan ng tulong. Tulungan natin. Kawawa naman. Okay. So si Nicole lumuhod, sinilip yung 12. Maya-maya, biglang may tumusok sa mata niya. Tapos ang naring na namin, 13. 13. Pinipilang pala yung tulong. Maraming salamat. Today's your lucky day. Your life.